Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, we are going to be talking about a specific camera. Sa mga hindi po nakakaalam, I really love making reviews dito sa channel na to when it comes to tech and gear. Or more specifically, camera gear. Today, titignan natin ang aking personal thoughts or sabihin natin today's a review about the Fujifilm X-T4. Full disclaimer, I will focus more on the video side of things. Since this camera is a video-centric camera for me. I won't dive in further sa technicalities, but I will tell you the good things about this camera and the bad things that I don't specifically like. Okay, so first of all, I would like to talk about the IBIS. Sa mga hindi po nakakalam, IBIS means in-body image stabilization. It's basically luxury for me. Luxury siya in a way na hindi ka masisita na shaky ang kuha mo kasi yung mismong camera meron siyang built-in stabilization, which is awesome. Especially kung sanay ka sa camera na walang IBIS, sobrang gaan sa pakiramdam at ang gaan magtrabaho when it comes to using the T4 with the IBIS. I really think that IBIS is a luxury, but for the price of this camera, the IBIS is basically a giveaway. Dahil sobrang versatile nung IBIS. At masasabi ko lang, almost 99% of the time, hindi ako pinalpak nung IBIS. Dahil bukod sa IBIS, meron siyang IBIS boost. So ibig sabihin, yung stabilization na yun, meron pa siyang internal na built-in na software mismo para dagdagan yung stabilization na yun. So madadagdagan pa yun, lalo na kapag yung lens mo, merong optical image stabilization. Luckily, si Fujifilm, pinahiram nila tayo ng T4 along with one lens, which is the 56 1.2 at 10-24 f4 at 80mm macro lens. Another spec that I specifically like dito sa Fujifilm X-T4 is yung kanyang HLG picture profile. Although it's in a codec of H.265 at hindi 264, still, for me, HLG is basically one of the best logs na meron sa isang camera. I personally don't use F-Log. Sorry sa mga curious sa F-Log. But yes, F-Log is good. You can use it professionally. Pero for me, ang pinakamadaling i-color grade to avoid less noise is yung hybrid log gamma. Yun yung picture profile na, ewan ko, kahit anong lot ang itapal mo is maganda. Which is meron ang T4. May IBIS ka na, may HLG ka pa. As a professional videographer na gumagawa ng product commercials at syempre super smooth B-roll, to tell you honestly, 120 FPS was so last year. But this camera has 240 frames per second in a 1920x1080 file in full HD. Having 240 frames per second is another step up when it comes to making product commercials. Dahil you can get that super buttery smooth, sabihin na lang natin, an object in the air, you can catch it super slow or gumawa ka, or marami kang pwedeng gawin sa 240 frames kung alam mo lang, lalo na kung gumagawa ka ng product commercials. And I don't know, it feels so good na meron kang 240 FPS kasi 120 medyo hindi niya totally makakapture yung gusto mong makuha out of, let's say, meron kang product and gusto mong paliparin. 240 frames will basically help you out, highlight the indulgence and yung appetizing factor ng isang pagkain. Another feature that I really like when it comes to the T4 na hindi nila tinanggal kasi sa T3, I forgot sa past review ko sinabi ko na may IBIS, wala pala siyang IBIS. So what if more, ito may IBIS na, meron pang OIS yung lens, tapos may IS, meron pang IBIS boost, tapos 4K 24fps at 4K 60fps. Syempre meron yung 4K 30, pero 4K 60, as in, you're really getting a lot from this camera. It's a hidden gem na ewan ko bakit hindi masyadong minamarket na meron siyang HLG, IBIS, 4K 60, 24, 240 frames per second. At ayun, this goes to the next feature that I really love about this camera. Low light capability, as in, ISO ranging from 6,000 or sabihin natin 3,200 up to 10,000 is usable. Hindi ko rin alam kung bakit specifically, but of course you wouldn't go that high on different cameras dahil onting, actually ISO 3200 or 3200 sa ibang camera is madumi na yung image, maputik na siya. But this camera, paired along with the HLG, you should know how to specifically use this camera if you want to get the best and clean output from it. 240 FPS with HLG, ISO up
to 10,000 is perfectly usable. You get the best results from this camera. And lastly, the thing that stands out the most from this beast, from its predecessors, sa T3, T2, T10, I think, is the flip LCD screen. I mean, it's a vlogger's dream for me. Kung walang pandemic, nakalabas-labas ako sa bundok, nakapagtanay rin sa ulit ako. May flip screen ako, may IBIS ako, HLG, 240fps. What more can you want? Siguro kung ako tatanungin ng Fuji, kung maglalabas mo sila ng T5, siguro kahit ngayon wala akong maiisip, pero mamaya maiisip ko. So among all these things that I like about the Fujifilm X-T4, of course, meron tayong cons. What are the things that I don't specifically like about this camera? To give you a full disclaimer, guys, as a professional, I've learned all throughout my adventures, all throughout the shoots, that wala sa camera ang, alam mo yun, ang basihan ng galing, ang basihan ng nagagawa mo. Nasa performance mo yan mismo, nasa kamay mo yan, nasa imagination mo yan, kung paano mo na-execute ang isang presentation, ang isang output, the shoot. So technically, this camera also has its cons, which number one for me is the battery life. It runs on a 7.2 volt battery life. Yun lang talaga. Sabi nila pwede kang bumili ng grip, pero I don't like using grips, especially when you're doing handheld b-roll or nasa gimbal, kasi added extra weight yun. Plus the fact na pag hinawakan mo siya, it's all good, hindi mo na kailangan ng grip. The battery life, it's really not good for me. Syempre, you have to understand that the specs are phenomenal. The specs are great in this camera. Kakainin niya talaga maigi yung battery. Dumating ako sa point one time na nagsushoot ako na nakacharge na siya habang ginagamit ko, which I think is not good. I'm sorry, Fuji, kung ginawa ko yun. But yun lang talaga, wala akong extra battery for this camera. But yun, sana sa T5, kung mapanood nyo man to, i-upgrade nyo yung battery, kasi unti na lang, yung battery na lang perfect na siya. I love all the things that you put in this camera, lalo na yung kanyang, yung mga dials dito sa ibabaw, yung LCD screen, yung joystick sa likod, yung viewfinder, yung pag-switch ng manual focus to continuous to single focus. But the battery life, come on, yun na lang eh, perfect na eh. But I think that's what they want, an honest opinion from me, it's the battery life. And lastly, I really think that for my workflow, this camera fits me best. But, yung file size, kung kukunin nyo man tong camera na to, kailangan maging ready kayo. Because H.265 is a heavy codec. My laptop running a specific software na kaya niyang mag-edit ng 6K, but the H.265 codec nito, sabihin na nga natin, ganito yung settings mo, HLG 240 frames per second, maximum bitrate to 400 Mbps, which is meron, ito nun, which is super awesome. Although yun nga lang yung one of the cons. When it comes to editing the footage, you have to transcode it to H.264. For from 265, gawin nyo siyang 264 na 4K. Kasi mabigat. At that MOV file siya. I know some people gave me an advice na Apple ProRes daw yung gamitin ko. Pero hindi siya nag-work for me. Pero ayun, sa mga may idea lang din dyan, kung di rin nag-work sa inyo yung ProRes, sa akin, recta-convert mo na ng 264, tapos pa nag-edit ka, downscale mo na lang yung quality para medyo smooth. Or yun, i-downscale mo, or i-convert mo lang simply sa media encoder mo, yung 265 to 264, and yun, wala namang damage. So Martians, Fujifilm didn't pay me to say this. Pero, do I recommend this camera? Yes. Especially nung pandemic, Martians, napakaraming pumasok sa product photography at videography. Ako, isa na ako sa mga, let's say, naging okay with product videography, and I will recommend this camera, especially its specs. Battery life, yun lang talaga. Pili ka dalawa, tatlo, all goods ka, or apat, siguro, in my case. And, oh, sobrang laking tulong ito. Hands down, maganda na to sa photos, as in. Especially in flip screen, pag pumipicture ka ng medyo low angle, ganun. And may picture ka ng 45 degree or so on so forth, pwede pa nga siya maging cinema camera kasi almost near na siya sa quality ng isang cinema camera na paborito ko. So yes, I do recommend this, especially kung may budget ka na 100,000, sobra-sobra pa yung mabibili mo. Baka nga makabili ka pa ng gimbal at mga tatlong lens pa. And to tell you something, Martians, Fujifilm lent me 3 lenses, kung nakalimutan niyo man ang sinabi ko. Isang 10-24 at isang macro lens. So, masasabi ko lang na ito yung trinity na okay para sa akin kung sakali man na fully bumili na ako ng X-T4. At the moment, I can't because I can't afford one. Ito yung malupit na holy trinity na para sa akin mag-suffice both as a vlogger, as a product videographer, and semi
Portraits. Ito ang 56.1.2. At syempre kung out of this world ka, huwag na huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga susunod na uploads. Follow me on Instagram at TheMarcoMars para mas updated kayo sa mga shoots paggamit nito. And if you have questions, any more questions, comment down below. I'll see you guys in the next vlog. Peace out! Slam dunk.